Sa larangan naman ng agrikultura, binibigyan ng importansya ang industriya ng niyog dahil sa dami po ng produksyon nito sa iba't ibang probinsya sa buong kapuluan. At bukod po sa mga produktong hatid po nito, marami po sa ating mga kababayan ang umaasa sa industriyang ito bilang hanap buhay. Kaya naman atin pong alamin ang plano po ng ating gobyerno sa ating mga coconut plantations, pati na mga coconut farmers. With Philippine Coconut Authority Deputy Administrator Ruel Rosales. Good morning po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ginoo. At sa lahat na nanonood, magandang umaga. Salamat sa pagkakataon na mabigyan natin ng halaga, natatamang halaga, ang industriya ng niyog sa Pilipinas. Opo. Administrator Rosales, ako po si Aljo Bendijo ng PTV, sir. No? Ano po ang kasalukuyang datos po sa produksyon ng coconut products at ano rin po ang estado ngayon sa demand at presyo ng mga ito ngayon? Ang coconut industry po ay isa sa pinakamahalagang agricultural industry ng ating bansa. Number one agricultural dollar export and earner. Mm-hmm. Halos sa isang taon, kumikita tayo ng 2 bilyon na dolyar para sa ating national economy. Napakalaga ho nito sa national economy dahil 3.6 million hectares po ay planted with coconut, and there are about 3 million coconut farmers in the country that relies on coconut as their source of livelihood. Opo. So, ito po ang bumubuhay sa malaking sektor ng ating lipunan, at ito rin po ang nagbibigay ng pondo para sa ating pang-ekonomiyang pangangailangan. Mm-hmm. Kumusta naman yung planong expansion ng coconut plantation? Ano po ang layunin na ito sa particular na project na ito? Saan pong lugar ito balak na isagawa? Administrator. Napakalaga po sa kabatiran ng lahat na nagmamahal sa industriya ng niyog. Gusto po nating mapalawak lalo ang industriya ng niyog sa Pilipinas dahil ito nga ay ating source of income. So ang ating pong pamahalaan sa pamumuno po ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., ganun din po ang ating administrator na si Bernie Cruz, ay kami po ay nagsasagawa ng mga programang pang-produksyon para sa coconut industry. Tuloy-tuloy po ang ating pagtatanim ng mga niyog all over the country. Actually po, ang coconut is grown in about 79 provinces throughout the country. Ang hindi lang tumutubo ang niyog is dito sa matataas na lugar sa Cordillera. So, tuloy-tuloy po ang pagtatanim natin. At in this case, ang tinatanim natin is mas mahuhusay na uri ng pananim. Ang tawag po natin dito ay coconut hybrid. Ito po ay combination ng good quality ng tall variety, yung nakikita nyo sa daan na malawakan, tulad po ng nasa screen natin, at yung dwarf variety. So with a combination of the best qualities of both, ay maganda po ang magiging pananim natin. Mamumunga ng mas maaga, mas marami, at with that, matutugunan natin ang pangangailangan sa produksyon para ma-sustain ang napakarami ring industriya na nanggagaling sa niyog, both food, non-food, industrial products. Mm-hmm. How about yung mga benefits naman na matatanggap ng ating mga local coconut farmers sa expansion na ito, Administrator? Maganda po ang pagkakalinang ng mga programa na uukol sa coconut. Komprehensibo po, holistic. May production intervention po tulad ng pagtatanim, fertilization para quick turnaround. Pag nag-fertilize ka, kahit ng asin lamang, sa next year, mamumunga ng dagdag. May intercropping din po, farm diversification. Magtatanim ng salit pananim in the interspaces between coconut. At again, in the short run, may alternative income ang coconut farmer pag medyo mababa po ang presyo ng copra. Pwede rin po tayo mag-alaga ng hayop. May mga programa din po na nauukol dito. Ganun din po, may isang batas na ipinasa last year ni President Digong Duterte, at pinagpapatuloy po ng ating pamahalan ngayon. Ito po ay yung Coconut Farmers and Industry Development Fund, kung saan ay isang komprehensibong programa ay nilalaan natin para sa ating mga magniniyog, kasama po yung manggagawa dito. So kasama po dyan ang hybridization, yung pagtatanim nga ng mga magagandang uri ng niyog. Matapos ito ay may mga training provided by our partner agencies tulad ng Agricultural Training Institute at saka TESDA. Meron din pong crop insurance na kung sakaling matamaan tayo ng mga calamity, bagyo, ay mababayaran po ang farmer for their loss.
Meron din pong marketing assistance in collaboration with the Department of Trade and Industry. Meron din po tayong pautang with Land Bank and Development Bank of the Philippines. Wala po ang mababang interest. At meron din po tayong intervention na uukol sa productivity tulad ng intercropping ng coffee at cacao, pag-aalaga ng hayupan, pag-aalaga ng mga dairy animals para po sa dagdag sa requirement natin sa dairy requirement ng mga Pilipino. May intervention din po sa common service facility para sa mga kooperatiba, mga asosasyon na gustong magtayo ng mga processing plant. At ang CDA, ang Cooperative Development Authority, ay tinuturuan po natin na malinang ang kakayahan ng ating mga individual coconut farmers. Mag-organize po sila ng association at cooperative para mas maganda ang pagsasagawa ng mga programa. May programa rin po sa Farm to Market Road para po mapabuti ang mga serbisyo ng ating pamahalaan mula sa Nyugan papunta sa major marketing center. At ito po, binabalangkas pa lang po pero magkakaroon din po tayo ng programa para sa health requirements ng ating mga coconut farmers. At isa pa, let's look forward to this, isa pang programa na magtataguyod ng scholarship, college scholarship para sa anak ng ating mga magniniyog at mga manggagawa. So, kung may na-miss man ako, medyo comprehensive po itong programang ito. The Philippine Coconut Authority is working with 14 other agencies to be able to put all of these services together para po sa benepisyo ng ating coconut farmers at mga farm workers and for the modernization of the coconut industry. Opo. How about yung pinakahuling estado naman ng coconut scale insect infestation sa Anahawan Southern Dailan o late yata ito, no? Po. Mm-hmm. Oo, Dailan upang ma-ban ng cocoa transportation dito, sir? Opo, nagpapunta po kami ng aming mga expert dyan para po ma-evaluate yung situation at so that we can come up with the proper intervention. Kasi nagbabago nga ho ang panahon, kaya every now and then, nagkakaroon po tayo ng mga pest infestation. Pero gusto ko pong i-assure ang ating mga coconut farmers, ang ating mga investor na under control po ang ating pest infestation all over the country. Sa awa po ng Panginoon, ay wala naman pong naging resurgence ng coconut scale insect infestation in the country. Such that hindi katulad nung dati na malawakan. Ngayon, pasulpot-sulpot, yes, meron po, pero nasusugpo naman po agad. Oh, may mga ibang lugar pa na apektado nitong CSA infestation? Sa akin pong kaalaman, of late, ay wala naman. Wala na. Dapat po tayong ikabahala. Mm-hmm. Ano naman po ang inaabot ninyong tulong o assistance sa mga apektadong mga coconut farmers? Tulad po nitong nakalipas na bagyong Odette, tayo po ay nagbigay ng malaking assistance sa Odette affected area by way of a cash for work program. Maraming puno ang naputol. So, kinailangan natin ang malawakang pagtutulungan ng private sector, ng local government, kasama ang coconut farmers. And for that purpose, ay pumunta tayo sa mga affected area, nagputol tayo ng puno, at in-employ natin mismo ang mga affected coconut farmer para magkaroon po tayo ng debris management. Pag natapos po natin ito, we will come in bid para mapalta natin yung mga naputol na puno na ng mas mahusay na klase ng pananim na naaangkop dito sa lugar na medyo daanin ng bagyo. Tulad ng mga suitable varieties, kasi ang variety po ng coconut may binabagayan eh, kung ano pong gusto niyong industriya o kasi kung saan lugar siya dapat itanim. So, yan po ay mga kasama sa mga naitulong natin sa mga coconut farmers. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng planting materials, coconut seedlings, sa mga nagnanais magtanim nito. Sabi ko nga, may mga coconut growing centers kami na nagbibigay ng mga libreng pananim. Libre po dun sa mga nagnanais mag-engage sa coconut farming o kaya gustong palta nila yung kanilang matatanda ng puno ng mas magagandang variety. Tuloy-tuloy po, kailangan po natin i-sustain ang ating coconut industry dahil ito nga po ay ating pinagkukuna ng ating income for the government at employment for a good number of individuals. Opo. Ano pa yung mga nakalaang programa po ninyo bukod sa pag-expand ng coconut plantation o mga proyekto para po sa industriyang ito sa bansa?
Kami po ay nakikipagtulungan din sa private sector para lalo nating may taguyod ang industrialization at modernization ng coconut industry. So, we are moving forward para lalong mapalakasin ang mga iba't ibang industriya na nagbibigay ng value adding sa coconut. Coconut virgin oil, coconut sugar, at even yung utilization po ng ating coconut wood. Hindi po ito dapat cocoa lumber lang. Pwede po itong materyales para sa ating pabahay, sa ating socialized housing program. So, nililinang natin ito with the private sector para ang investment should also come in. So, this is a balanced intervention, helping the farmers be able to empower themselves by way of economic benefits, production benefit, and even educational benefit. And at the same time, ensuring that the private sector will continue to prosper with the development that are being undertaken for the coconut farming sector. Okay. Mensahe na lang po, Administrator, para po sa ating mga kababayan. Opo. Ang coconut po ay ang tree of life. Ito po ay ating kaibigan, kaakibat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po ito ay dapat nating mahalin at dapat lagi tayo na i-patronize natin ang local coconut farming industry at ang coconut industry. I-patronize po natin ang mga local products using coconut. At sa pamamagitan niyan, matutulungan natin na lalong mapaunlad ang ating sambayanan at ang ating pong pamahalaan, si Presidente, ang ating pong administrator, si Bernie Cruz, at ang ating pong Department of Agriculture ay walang sawang at nagtatrabaho para po sa further development of this industry. Salamat po sa pagkakataon. Thank you so much, Philippine Coconut Authority Deputy Administrator Rowel Rosales. Salamat po sa marami.